What's up mga Brad? Sa ngayon, isishare ko naman sa inyo yung vlogging setup ko. Moto vlogging setup. Para dito sa helmet ko. Ang helmet ko nga pala is Shifter R2. Ito siya. Para napaka-aggressive nung itsura. So, nabili ko siya sa Kamote on Wheels. Shoutout nga pala Kamote on Wheels sa Shifter. Dapat mag-i-evo ako noon kaso yung nagka-problema ako sa size kasi large lang yata yung size nila para sa Evo. So, ito yung nakuha ko. Shifter R2, size XL. Tapos, ang kinagustuhan ko rito is halos kapareho lang sila ng Evo eh. Hindi ko naman sila pinagkukumpara. I mean, halos pareho talaga. Design-wise, mas gusto ko yung Evo design. Pero quality, almost the same. Walang problema. Sintibay, singganda. At medyo may sa weight niya, medyo mabigat to. Mas mabigat sa Evo ng konti lang. Para sa akin. Isa pa kinagandahan nito is itong spoiler. Tingnan mo. Masyado, yung spoiler niya is for sports bike na talaga, for sports. Hindi siya yung spoiler na maiksi lang. May downside siya kasi pag ito nakakabit, itong edge na to, tatama to sa helmet ng OBR mo. So, sa akin okay naman, hindi naman siya, ano, pero minsan nakakasar. Akasar lang. Pero pag tinanggal mo kasi parang nawawala yung angas niya eh. Nawawala yung angas. So, unang ano dito is, eto. Washable na foam. Washable foam siya. So, nababaklas to lahat. Nasa loob. Baklas. And may chin guard siya. Yan. Mesh. Isa pang maganda rito is eto. Dual visor. Okay. Out of the box, may kasama pa siyang smoke visor or yung itim. Ito, transparent, tinalagay ko para paggabi. Na ibababa ko pa rin to. Yan. So, yan. Shifter R2. Nasa 3,000 plus 333 or 3,235, mga ganon. Bisitahan nyo na lang yung Kamote on Wheels. Nagla-live din sila. Bali, i-like nyo sa Facebook. Nandun yung mga updated price ng mga helmet. Evo, Ryzen, ano pa bang nandun? Marami. Maraming helmet doon. And, hindi lang helmet, jackets, gloves. Nandun na rin. So, moving on. Punta na tayo sa vlogging setup ko. Wala, punin ko isang camera. Moving on, sa vlogging setup ko, baklasin ko lang. Ito, ang vlogging setup ko is, gumamit ako ng SJ Cam, SJ8 Pro, SJ Cam siya. So, nabili ko siya second hand, dapat kasi mag-Osmo ko, or DJI, kaso medyo out of di ano yung budget limited. So yun, nag purchase na lang ako ng yung kasama ko is binenta niya yung sa kanya kasi ayaw na niya or di ko alam kung nagpalit din siya ng unit. So yun, binenta niya sa akin buong set for 7K, lahat na kasama na may mga battery na batteries, mic. Ano ba yung kasama nun? And batteries, mic, mount,
shin mount kasama na rin. For 7,000. So, ito yung helmet pag walang mic. Bali, may vent siya dito for airflow. Which is okay. Napakaganda ng ventilation nito. Dito rin sa taas, meron. So, na-relax. Halimbawa, napakainit. Lalo ngayon, na-relax yung ulo mo. Sobra init. So, shifter R2. Ito siya. Shifter, baka naman. Ayan. Shifter. Size XL po ako, shifter. So, moving on. Ito yung helmet ko na everyday use, lalo na kung long drive. Ito yun. Shifter R2. So, dito tayo sa mic. Ah, sa camera ko na ginagamit. Ito na yung mic. Camera ang ginagamit, SJ Cam. SJ 8 Pro. 4K na siya, which is okay sa akin. 4K 60. Ayan. Mag-focus ka. So, search nyo na lang. Ayaw mag-focus. Search nyo na lang yung unit. So, ito yung mount niya. Telesen. Chin mount. Ito yung camera. Yan. Ito yung mount. Bakit ako nag-telesend na ganito? Ayokong dikitan nung adhesive yung helmet ko. Kasi, ayoko eh. Kasi isa pa, nalilipat-lipat ko sa ibang helmet. Yan. Lipat mo lang sa kabila. Lipat sa kabila. Imbis na yung nakalagay to, naka-permis yung ano, okay din naman yung naka-permis, pero mas okay sa akin to, mas komportable ako sa ganito, mas secure. So, yan ang kasama nito na nabili ko is battery 4, so 5 lahat sila, chin mount plus eto, yung camera. Now, ituturo ko sa inyo yung kung paano ma-reduce yung wind noise. Ito lang po siya, yung mic. Yung nakikita niyo yan. Mag-focus ka. Mag-focus ka. Yan. So, ang ginawa ko lang, mga sir, is ito yung original na mic ng SJ Cam. Yung nabibili na mismo kasama, pwede yung kasama ng yung ano, yung sa camera. Ginawa ko, ang dami kong sinubukan, nag-DIY ako, yung sa ano, gloves, pinutol, yung pinasok yung gloves dito, bulak, ano pa ba. Marami akong ginawa, pero dito, mas naging komportable ako ito, sa setup na to. Ginawa ko, yung original na foam, hindi ko tinanggal. Ginawa ko, bumili ako ng sponha, yung foam na panghugas ng plato. Ginupit ko na pabilog, binutasan ko, medyo makapal siya. Pinasok ko ngayon doon, hanggang lagpas yung mic, yung buong mic nasakop. No? Pag nasakop mo na yung mic, etong tape na to is yung paper. Hindi siya ang tawag dito. Basta papel siya, yung mabilis na punit. Paper tape. Gawin mo, balutin mo muna siya. Hanggang balutin mo. Nang mahigpit. Yung foam pala, ang bilin yung foam is yung fine. Hindi yung malalaki yung bula. Pag yung malaking bula, yung air is papasok pa rin. Hindi ma-filter. So, tapos balutin nyo ng tape. Sa akin siguro mga kalimutan ko ilang ikot to eh. Kasi nung una binalot ko siya, tinesting ko, meron pa rin. Binalot ko ulit, yun okay na. So ipopost ko rito yung sample. Ito yung sample video na may tape sa yung wala. So mga bro, tapos na tayo dun sa Tarzan. Punta tayo sa ano,
Pupunta tayo sa isang barkada namin, malapit lang din pala dito. So, review! Review natin yung Juan Pares. Juan Pares, isa sa, ano, sabi ko ba, sa sarili yung masarap. Yung timplat, saktong-sakto, wala kang hanapin. Actually, kung may, yun naman, yung chili sauce is isa sa pinakamagandang kasama ron. Yun yung iniisip ko. Malakas siya, malakas kaso sa ahon na nang iniisip kung kakayanin niya. Bagay kung city drive naman, di mo kailangan ng ahon kasi di nga ako na, di nga ito makaakyat ng skyway eh. Kasi di naman 400cc. Kaya so yan, yan yung sample ko na video nung sinetup ko tong microphone na to. So simple lang naman yung setup. So pag dating mo rito, ang problema kasi dito sa shifter nung una is ito, itong nasa chin na parang chin guard or ano, asa ito, tawag dito, parang tela. Ito, inano ko lang doon, ginanyan ko lang. Pero hindi siya talagang tisadong-tisado, hindi ko hinigpitan. Yung tama lang na hindi siya gagalaw. Tapos, etong sa taas, eto, yung rubber na to, naaangat naman yan. Okay. Itong rubber na to, yan. And, naaangat naman po ito. So, angat mo lang, pasok mo tong dalawang to, yung dalawa na to, yung parang clip, pasok mo doon. Pag naipasok mo, yun, nakaganyan na siya. So, pag sinara mo naman siya, secure naman dito sa lid na to. Kasi maiipit to eh. Isa pa, pag naipit yung... wait lang. Pag naipit ito ng visor mo, is hihigpit lalo siya. So, hindi na siya gagalaw ng gagalon. So, yun lang na ano ko, yun yung napansin ko. So, sa mic naman, depende pa rin sa inyo. Maraming nagsabi sa akin na mag-convert ako ng yung sa cellphone headset, sa phone mic na gagawin doon para mas maliit, mas ano, ayoko eh. Parang, okay naman siya, kaya nag-stick na ako sa ganito. So, yung mic, yung placement ng mic is, iniipit ko lang po siya dito sa padding. Ay, sa pad dito, sa gilid. Yan. Yung pad na to, may butas yan. Yan, iipit mo lang yan dyan. Huwag mo lang itatapat dito sa, kasi yung puff ng hangin mo, yun yung minsan na hindi naman outside na yung problema na hangin eh. Yung sa sariling salita mo na, yung mga ganon, yung mga ganon na alam. Yun na yung mismo nagkakaroon ng wind noise, hindi na dun sa outside force or outside air na pumapasok sa helmet mo. Nasa atin na po. So, yung ginagawa ko, nililis ko lang siya dito. Almost na dito na siya. So, yun lang yung vlogging setup ko na nag-work talaga sa akin. So, magtataka kayo para sa front camera ko, front facing camera, is my very best, pinaka-best na camera para sa akin. Liit. Malit siya, pero sabi nga nila, okay pa rin. Hero GoPro
Session 4. Session 4 pa to. Hero 4 pa to. Pero almost goods pa siya. Wala akong naging problema sa mga takes niya. At kumbaga, mas okay pa nga yung battery life ng Hero 4 na to kaysa dito. Kasi eto, ang bilis. Pros and cons ng SD cam is, oo, kaya niya sumabay sa Hero, sa DJI, pero yung battery life is napakaliit, napakabilis maubos. So, yun. And next na nakamount dito is yung sa motor ko is Moto Wolf na yung hinihikitan. Moto Wolf, napakaganda, napakatibay. At maasahan ko talagang sturdy siya. Mabibrate kasi yung motor is, siyempre, natural na yun, magbabibrate. Pero yung unit ng yung mount ng Moto Wolf para dito is napakaganda, napakatibay. Yun. So, yun lang po. Yung testing nito, nasa video na rin. So, guys, kung may mga tanong pa kayo about sa setup ko, mag-comment lang kayo sa below. Sasagutin ko lahat ng inquiries nyo kung ano yung mas magandang setup. And nasa sa inyo na po kung ano po yung mga mas okay na camera. Pero sa tingin ko, DJI is promising, Osmo is promising, and ito nang pinaka third na camera na maganda gamitin. Oh, syempre, number one talaga yung dalawa. Osmo and DJI. Okay. DJI and Osmo ito. Tapos ito, SJ Cam. Hindi ko pa nasubukan yung iba. Insta360, hindi ko pa nasubukan. Ito pa lang. So, yan. Ito pa nga pala. Yung secondary helmet ko. Cheap helmet pang dito lang sa lugar namin, pang ikot-ikot ko lang. So, nasa inyo na yun kung bibili kayo ng ganon. Ayoko kong sabihin na bumili kayo ng mumurahin kasi promise, ulo nyo naman yung inaalagaan, hindi ulo ko. So, mag-sign, shifter, all the way talaga, napaganda. Next time na tayo mag-review ng helmet ng Evo. Yun. So, thank you nga pala sa mga nag-subscribe nakaraan. And sa mga susunod na tutorials, reviews, and videos na gagawin ko, sana abangan nyo. Ano pa ba? Ipapakita ko rin sa sunod na video yung naging setup ng motor ko. Yung nag-wide wheel, kung paano na-compensate. Paano ko na compensate yung wide wheel, paano ko nabalik yung power, ano yung nilagay ko para maibalik. So, see you next video. Please comment and subscribe po sa channel ko. This is Koys Makoy, and peace!